Nagbabala ka bang gumamit ng retinol? Ito po yung limang bagay na dapat nyong tatandaan or dapat nyong malaman bago kayo gumamit nito or pwede rin kahit gumagamit na kayo nito. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. For those who are new here, hi, my name is MJ Garcia Perez and I create videos about skincare and lifestyle. If that is something that interests you, don't forget to like this video and subscribe. Sobrang nauuso na ngayon yung mga retinol, guys, and I'm really happy na marami ng tao ang open-minded para gamitin ito kasi napakagandang ingredient po nito. Alam nyo ba, guys, yung retinol or tretinoin or retinoic acid, sila po yung golden standard pagdating sa skincare. Kasi alam nyo ba, before, guys, parang yung retinol, hindi siya ganun kakilala ng tao or hindi siya ganun ka-widely talk. So ang konti lang din ang gumagamit nung retinol, and ngayon ang dami ko na nakikita, guys, ang dami ko na rin nakikita mga posts, mga comments na gusto nilang mag-start na kanilang retinol journey pero hindi nila alam kung paano magsisimula, gusto nila ng guide kung paano ba yung tamang paggamit nito. Don't worry, guys, kasi tuturuan ko kayo sa video na to yung mga bagay na kailangan nyong malaman bago po kayo magsimula. So bago tayo mag-start, guys, i-define muna natin kung ano nga ba yung retinol. Okay, in a nutshell, retinol po is derived siya from vitamin A, which is one of the key ingredients para talaga ma-boost yung ating skin cell turnover. To simply put it, guys, napapabilis niya yung skin renewal natin. So may iwasan natin yung pagkakaroon ng acne breakout, mapapabrighten niya yung ating skin, at the same time, maganda rin po siyang anti-aging product. So yung first thing that you need to know is, kailan ka ba dapat talaga magsimula? Okay, ang dami din kasi mga teens ngayon ang interested ng gumamit ng retinol. Pero guys, yung ideal talaga based sa mga experts na pwede ka nang gumamit ng retinol is in your mid-20s. Kasi dyan na, guys, nagsisimula talagang bumagal yung ating skin cell turnover. So yan po talaga yung right na parang timing na nire-recommend ng mga dermatologists and mga skin experts. Pero may ibang naman, guys, na mga teens pa lang, pinapagamit na po ng mga derm nila. Still best to consult your dermatologist, guys, para mas safe po tayo. Pero generally, in your mid-20s, ayan, dyan ka na pwede mag-start gumamit ng retinol. Kasi as I've said nga, in your mid-20s, dyan na po nagsa-start bumagal yung skin renewal natin. At kapag bumagal po yan at hindi natin inaksyonan, makikitaan po natin yung ating skin ng signs of aging, age spots, acne breakouts, tapos uneven din po siya. Second thing that you need to know is dapat i-introduce mo sa skin mo very slowly and gently yung retinol, guys, because it can be really irritating kapag na-over po tayo sa paggamit sa kanya or pag na-overwhelm yung skin natin sa retinol. So paano ba natin gagawin yun? Okay, wag po natin siya agad araw-arawin munang gamitin. Dapat ipakilala muna natin siya sa ating balat. So you can start with once a week na paggamit sa retinol. Dapat may 6 days na pagitan bago po tayo ulit mag-next na gumamit. So after a month, kung okay ka naman sa once a week na paggamit ng retinol, pwede mo na siyang gawing twice a week. Hanggang slowly, pwede mo na siyang gamitin 3 times a week, tapos pwede mo na siyang i-everyday kapag talagang kilala na siya ng skin mo at hindi ka na nakakakita ng signs ng irritation. And guys, ito kailangan nyo pong seryosohin na, kasi kapag hindi nyo po sineryoso, kapag naggula lang kayo na hindi, kaya ng skin ko yan in everyday, guys, maaaring ma-irritate yung ating skin at hindi maganda yung effect niya sa balat natin. So again, slowly and gently po natin i-introduce yung retinol sa ating balat. And number 3, guys, dapat i-expect mo na meron po siyang mga side effects sa ating skin which are normal. Huwag po kayong magpanik, okay? Most common na nakikitang side effects kapag gumagamit po sa una ng retinol is that naglalabasan po yung mga acne, nagkakaroon sila ng acne breakout. Normal lamang po yun kasi inilalabas po ng retinol yung mga naipong dirt, gunks, oil, and bacteria dyan sa ating skin na nag-build up matagal na hindi natin mailabas-labas kasi nga ngayon pa lang bumibilas yung skin cell turnover natin. So okay lang po yun, normal lang po na magkaroon tayo ng acne breakout. Huwag po kayong magpanik, huwag nyong i-stop yung paggamit ng retinol, just trust the process. Most common din po na magdadry yung ating skin, especially kung dry na talaga yung balat mo. Makakakitaan mo siya ng mga dry patches sa iyong balat kapag gumagamit ka ng retinol and redness, which leads us to our 4th tip, guys. Pwede po natin gamitin yung tinatawag natin na sandwich method sa paggamit po ng retinol, lalong-lalo na kung dry ang inyong balat. So paano ba yon? Una, guys, magmo-moisturize muna tayo ng ating skin bago tayo mag-apply ng retinol. Very lightly lang. So moisturizer, then apply ng retinol, and then after that, moisturizer again. That way, guys, maiiwasan po natin yung ibang side effects ng retinol katulad na lamang ng redness, irritation, at dryness nga.
And lastly guys, yung paggamit po ng retinol ay sa gabi lamang po, okay? Sa gabi natin siya dapat gagamitin, hindi po sa umaga. Dahil nakakasensitize po siya ng ating skin sa harmful UV rays ng sun. And sa umaga po, we need to make sure na mag-wear tayo ng sunscreen kahit lalabas tayo ng bahay or hindi. Super important yan guys na nag-sunscreen po tayo. Kahit nga hindi ka gumagamit ng retinol, kailangan protected po yung balat natin sa harmful UV rays ng sun kasi sila po yung culprit ng napakaraming skin concern. Yung paggamit naman po ng sunscreen, pumili po tayo ng at least SPF 30 to 50 PA++++. Make sure po na broad spectrum sila. And bonus tip ko sa inyo guys, kapag gumagamit po tayo ng retinol or tretinoin or retinoic acid sa ating skin, huwag nyo po isasabay yung mga exfoliating acids sa isang routine with retinol. Huwag nyo rin po isasabay yung vitamin C sa tretinoin or retinol sa isang routine po, okay? By doing so kasi, mas mataas yung chance na ma-irritate po yung ating balat. So yun lang po, ano, sana inalinawan po kayo in today's video. At para sa mga hesitant pa rin po gumamit ng retinol or tretinoin, huwag po kayo matakot. As I've said, yung retinol or tretinoin po, sila po yung golden standard ng skincare kasi napakaganda talaga ng benefits nila sa ating skin. Hindi nyo po pagsisisihan yung paggamit nito kasi maganda talaga yung effect niya. Maraming salamat my vanity friends. If you enjoyed this video, don't forget to like it, subscribe, and follow me on all my social media channels, all at MJ Garcia Perez. At mag-join na rin po kayo sa ating private group sa Facebook, hashtag Vanity Friends. It's a community ng mga mahilig sa skincare and makeup. And so far, we already have more than 145,000 members. Ang mabait po ng mga members natin dyan. Pwede kayong mag-post ng questions ninyo, pwede kayong mag-share ng skincare routine nyo, and product reviews. Maraming salamat, my vanity friends. God bless as always, and as usual, you guys are really, really awesome. Bye!